Awit kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ng Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pakiligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Lorenzo, diakono at martir. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon namin Diyos ay manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa alab ng iyong pag-ibig na kaloob, si San Lorenzo ay natanyag sa paglilingkod at pagkamartir na tampok. Gawin mong mahalin namin ang kanyang minamahal at maganap namin sa pagtupad ng tungkulin ang kanyang ipinangaral sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang.
sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain. Ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mabagin at mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang mapagpautang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Anumang balita'y hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mabagit mabait. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroroon, ay naroroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang sa inyong lahat. Ngayon po ay ikalimang araw ng nobenaryo para sa kapistahan ng Buena Hora. At ngayon po ding August ay kapistahan ni San Lorenzo, isang diakono at martir. Isa sa mga pitong diakono na naglingkod noong unang panahon, no, noong mga 200 years, no, yung pagkatapos ng kamatayan ni Kristo. Isa siya sa mga talagang masasabing tapat na lingkod, bagamat hindi niya nakita, no, si Kristo, hindi niya naranasan, nakasama, pero yung mga pumalit kay Pedro, yung mga naging papa noon, ay talagang nanalig siya at naniwala sa kanilang mga aral. Kung kaya, dito po sa ating mga pagbasa, para bang sinasabi sa atin, no, na yung kabaligtaran po, no, kabaligtaran na karamihan marahil sa atin dito, kahit na mayroon ng edad, ang hiling pa rin sa Nazareno, mabuhay pa ng matagal. Tama ba? Umalapak nga yung gusto pang mabuhay ng matagal. Yan ang karamihan na gusto natin. Mabuhay pa ng matagal. Gaano katagal? Gusto niyo ba 1,000 years? Gaano katagal? Kasi sabi ko nga, no, kabaliktaran yung mensahe ng ating mga pagbasa ngayon. Kasi parang, pag tinanong, bakit gusto mong mabuhay pa ng matagal? Sige nga, sagutin nyo na lang po sa sarili nyo. Bakit gusto nyo pang mabuhay ng matagal? Eh baka, isipin mo lang, no? Baka mamaya, perwisyo ka na sa mundong ito. Baka problema lang ang bigay mo sa mundong ito. Baka pampasikip ka lang sa mundong ito. Bakit gusto mo pang mabuhay ng matagal? Eh, nabubuhay ka nga, gusto mong mabuhay ng matagal, pero ang dami mo nang inaaway, ang dami mo nang kaaway, gusto mong mabuhay ng matagal, pero ang dami mong pinoproblema. Balik ko ulit, ha? Si San Lorenzo, hindi si San Lorenzo Ruiz, ha? Si San Lorenzo, isang diakono at martir. Noong panahon na pinipersecute yung mga unang Kristiyano, yung Pope noon, no? Sabi niya sa, no, sa mga kwento, naiinggit ako. Gusto ko rin mamatay kasama nila. Bakit hindi pa ako? Yang sabi ng Pope sa kanya, huwag kang mag-alala. In 3 days time, susunod ka na. So excited siya na mamatay kapiling yung mga naglilingkod sa Poong Nazareno kay Kristo. Kasi malinaw, ang sabi din ni Kristo sa ating Ebanghelyo, kung nasaan ako, dapat nandun din ang aking lingkod. Ay nasaan ba si Kristo? Nasa langit. Eh bakit gusto mong magtagal dito sa lupa? Paano? Paano natin ito sasagutin? Gusto mo mabuhay, pero ayaw mo naman maging masaya. So, alin ba talaga? Ang isa pang kwento po dito, no? Sabi kay San Lorenzo, nung mga hari noon, no? Sabi, ibigay mo sa amin ang, no, ang kayamanan ng simbahan. Kasi alam nila, maraming nagbibigay, no, sa simbahan. Ibigay mo sa amin. So bago pa yun nakuha, ipinamudmud na yun ni Lorenzo sa mga mahihirap. Pinamudmud na, pinabahagi na. Kaya nung dumating yung mga kukuha ng kayamanan, hinahanap yung kayamanan. At sinong itinuro ni Lorenzo na kayamanan? Yung mga tao. Dahil yung tao
ang totoong kayamanan ng simbahan. Hindi yung mga mamahalin ng mga palamuti, mamahalin mga imahin, mga gold, silver na nasa simbahan, kundi ang totoong kayamanan ng simbahan ay ang tao. Alam niyo ang karanasan niya? Siya po yung inihaw siya. Kaya siya naging martir. Inihaw, biray mo, inihaw. Pero masaya niyang dinadanas yung kahirapan na yon. Kaya sabi po sa kwento rin, no, na habang iniihaw siya, ang sabi niya dun sa nag-iihaw, baliktarin mo na ako, hilaw pa yung kabila eh. Eh ngayon, ano ba? Bakit ka ba nahihirapan? Pero gusto natin mabuhay ng matagal, pero mapagpatul tayo sa mga salita lang, no, na sinasabi sa iyo, mapagpatol na tayo doon. Pero kung talagang naglilingkod tayo pala kay Kristo, kaya nating tiisin yan. Kaya nating, no, talagang mabuhay ng, na kahit may persecution, eh masaya pa rin. Kahit may sakit pa, makukuha mo pa rin maging masaya. Kahit hirap na hirap ka na, no? Kapag may cancer, may bato ka dito, bato doon, kung saan man na talagang pag kumirot, grabe yung sakit. Pero makukuha mo pa rin maging masaya. Kasi lahat ng ito, kung iaalay natin at gagawin natin dahil kay Kristo. Hindi lang yung basta kinakanta natin yung pambansang awit natin, no? Yung lupang hinirang, ang mamatay ng dahil sa iyo. Hindi lang sa bayan, hindi lang para sa bansa. Kasi kahit mamatay tayo para sa bansa, hindi nakakatiyak na sa langit tayo mapupunta. Pero kung sasabihin nating ang mamatay dahil sa iyo, para sa iyo, Kristo, sa langit tayo mapupunta. So, asamin natin 'yan, no? Asamin natin na nawa, no? Sana nga, ngayon pa lang, sana ngayon mamatay na. Kasi nasa simbahan ka, tiyak, nasa langit ka. Huwag natin masyadong pakatuunan ng pansin yung buhay natin dito sa mundong ito nang sinasabi rin naman, kung gusto mong maging masaya, gusto mong mabuhay, isipin mo lang sarili mo. Huwag kang mag-share. Bumili ka ng mga kung ano mong gusto mong bilhin. Damit, pagkain, gadget. Para sa'yo yan, para maging masaya ka. Pero yung realidad, kahit mabili mo lahat ng gusto mo, hindi yan ang nakakapagpasaya sa iyo. Dahil ang totoong nakakapagpasaya sa iyo ay yung kung anong meron ka na naibabahagi mo at nakikita mong mas maraming nagiging masaya sa iyong pagbabahagi. Yun yung totoong kaligayahan. Sa mga nagtatrabaho po dito, no? Okay, masaya ka kapag may sweldo ka, ha? Masaya ka kasi pag kada sweldo, pwedeng gumimik. Dati, uso pa yung disco. Makakapasyal ka. Ikaw yun. Magagawa mo yun. Pero kapag binahagi mo yan sa iyong pamilya, ilang kapatid mo ang makakapag-aral, ilan sa, no, sa pamilya mo ang makakakain na hindi lang ikaw. Hindi po sinasabi na, no, wag mong maranasan, pero yung laging ang motivation natin, di bali ng konti lang sa akin, di bali ng eto lang ang importante. Mas marami yung nagkakaroon sa pagbibigay mo at sa pagbabahagi. Dahil ang pangako naman, di ba ang sabi, ang naghahasik ng kaunti, mag-aani ng kaunti. Ang naghahasik ng marami, mag-aani ng marami. So, no wonder. Baka po, no? Bakit ganito lang estado ng buhay natin?
Eh baka kasi ganyan lang din yung binibigay mo. So, kung gusto mong mas marami, eh huwag tayong matakot na magbigay ng mas marami. Dahil papalitan pa rin yan ng Diyos. Siksik, liglig, at umaapaw. Kahit ultimo buhay natin, yung bato, kidney, puso, lahat ng pupwedeng ibigay, no? Ibigay natin, mata, tenga, kung ano pa man yan. At yan ay, no, para bang mas marami ang makikinabang, mas marami ang magiging masaya. At asahan mo, mas magiging masaya ka pagdating sa langit. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng isang dakilang santo ng simbahan ng Roma, ina ng lahat ng simbahan, makiusap tayo sa ating mapagmahal na Ama na ipagkaloob ang mga kahilingang sama-samang inilalapit sa atin, natin sa Kanya sa panalangin. Ang ating pong itutugon, loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang mga diakono ng simbahan, naway maging masigasig sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa salita at halimbawa, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Magkaroon nawa ng sapat na katolikong voluntaryong maglilingkod para sa mga mahihirap na pamayanan at bansa. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang ating mga dukha, naway pahalagahan at pangalagaan natin bilang mga tunay na yaman ng simbahan, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng tibay ng loob sa mga panahong nasasaktan ang ating katawan, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makapasok sa ipinangakong kahariang walang hanggan, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alakatin na pay-alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng biyayang kaluluwa.
papalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapistahan ngayon ni San Lorenzo, tanggapin mo ang aming mga alay at ipaghalom mong pakinabangan namin ang tulong mo para kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Lorenzo ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanap, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, ng mga uno, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Ay sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin mga nakinabang sa kapisan ni San Lorenzo na makapagdulot nawa kami ng paglilingkod na inaasahan mo at makadama ng karagdagang kagalingang buhat sa iyo. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Naisip ko lang po, doon sa mga may pinagdaraanan, no, umaabot na sa punto na ikaw po ay may depression, at yung iba pong nagkakaroon ng depression ay nakakapag-isip, nakitlin ang kanilang sariling buhay. So, nawa, sa mensahe natin sa araw na ito, imbis na kitlin mo ang sarili mong buhay, ialay mo ito sa paglilingkod. Paglilingkod sa Diyos. Pwede kang magmisyon para may maramdaman ka ulit na purpose sa buhay mo, magkaroon ka ng pag-asa. Then kung sa pagmimisyon mo, hingi ng iyong buhay, doon mo ibigay. Kesa kitlin mo ng walang kaparangan o mauwi lang sa wala ang iyong buhay, bakit di mo nalang isipin kung paano mo maialay ang iyong buhay para naman hindi ka nadidepress ng husto dyan. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro